Networks. Nung ako po yung naging member ng Musculados, yung kinikita ko doon, dinadala ko rin sa Home for the Aged, saka sa Boys Town. No? May nakita ba yung isang tao, no? Na napakasipag. Kung sinasabi niya, sinong siya, bakit siya nasipag? Nakikita ko sa ganito, sa ganito, sa ganito. May nakita ba yung tao, siyam na taon ang pagsisilbi. Ang iba, either mas maigli o kaya pantay lang. Hindi katulad na isa, nagsilbi sa inyo, baka mahigit isang taon pa lamang. Si Comes Mangoles, siyam na taon na naglikod sa inyo. At yan, hindi ko makakalimutan sapagkat ako ay unang tumakbo bilang congressman. Nung pangalawa,
At yung pangatlo, parati ako na nanalo ng landslide sa buong Panganaque. At siyempre sa barangay sa Resito, ang isa sa mga kamalaking mayorya na ibinibigay sa akin. At siyempre sa barangay sa Resito, ang malaking mayorya na parati binibigay galing po sa Silverio. Hindi sa inyo, hindi siguro ako naging congressman noong 1992, 1995, at 1998. Maraming salamat sa inyo lahat. Ang isa pang dahilan kung bakit ako nag-uulat sa inyo, alam nyo, ang congressman, hindi lamang pang-distrito ang trabaho. Ang ginagawa ng isang congressman, kung tama ang ginagawa niya, ay paglilingkod hindi lamang sa distrito, kundi sa siyudad at sa buong Pilipinas. Sapagkat ang congressman, isang opisyal na nasyonal, yung aming mga panukalang batas at tinatalakay, na mahalaga ay para pang nasyonal. Kanyari, pag meron kami tinatalakay tungkol sa seguridad, para sa seguridad, hindi lamang ng taga-Parañaque, kundi ng buong Pilipinas. Pag gusto namin i-reforma ang pulisya, ng buong Pilipinas. Pag meron kami bandit para sa kalusugan, pang buong Pilipinas. Kaya lahat ng kilos ng isang congressman may epekto sa lahat ng mga Pilipino. Kaya ang ulat ko, mamaya makikita nyo, marami dyan patungkol sa inyo. Ayun, ang ulat na ito, ito'y maliliwanag ko. Yung aking filosofiya sa gobyerno, kaya tao kong responsable ng gobyerno. Yung aking mga prinsipyo, bakit ba ganyan ang aking prinsipyo? Saan ba ako nang galing? Kaya magsisimula ako dito sa litrato na ito. Alam niyo ko bakit gusto ko ng litrato na ito? Dahil kasama ko yung mga bata. Dahil ako, gusto ko makita yung mga bata dahil nakikita ko yung kinabukasan ng ating bayan sa kanila. Kung sila'y masaya, siguro masaya din ang ating magiging kinabukasan. Nakakatuwa dahil nakikita nyo dito, sunod-sunod na sunod. Panay ang sunod nila sa akin. Kahit saan ako magpunta, hindi mo ako artista. Kita mo lang ibo. Hindi mo ako namimigay ng pera. Hindi ako nagpumundod ako ano lang. Pero sumusunod sila sa akin. Tingnan nyo, panorin nyo ito.
natatakot sa inyo. Ito naman, mga bata ulit. Eskwela namin sa Port State. Mabata sila, pero muli, nakaraos ako, nakakuha kahit pa
operasyon. At kaya kami nabanggit yan, sapagkat ako ngayon nakatayo sa harapan ninyo. Galing ng Romblon, pero malayo lang narating. Nakangat sa buhay. At ang dahilan kung bakit nakangat ako, kung ako'y tatanong ninyo, ang pinakadahilan, sapagkat sineryoso namin ang edukasyon. Sineryoso ko at sineryoso ng mga magulang ko. Sa pinakamahusay na universidad, UP. At sabi ko, gusto ko, mahusay na edukasyon. Ayoko yung madaling pag-aaral. Kahit na maghirap, mahusay na edukasyon. Kumuha ko ng AP, Political Science, at doon pa lang, nasanay na ako sapagkat naging miyembro ako ng UP debating team, nakipagdebate na, intercollegiate. Pero hindi ako nagtapos na yun sa UP, sapagkat yung pangarap ko talaga, makapasok sa militar. Pasok ko sa PMA, kumuha ko ng entrance exam, ilang libo ang kumuha ng entrance exam, pinalat tayo, nag-number 2 sa entrance exam, kaya natanggap ako sa PMA. Ito ang litrato ko na ako'y talete, plebo, dumaan sa hirap, para naman ang buhay ng plebo. Nakalampagin ka ng upper classman, pahirapan ka, medyo mahirap ang buhay, kaya medyo nakayayat ni kami dito. Pero hindi nyo nagtapos yan, sapagkat ko yung aking ambisyon. Sabi ko, sana makapasok ako sa Amerika. At pinalag, nakapasok sa isa sa pinakamahusay at kilalang akademya sa Amerika, ang United States Naval Academy sa Annapolis. Ito yung litrato nung dumalo ako sa aking eskwelahan. Tignan niyo yung mga building. Hindi yan palasyo, kundi dormitoryo namin. Diyan kami natutulog. Ito yung litrato ko na ako'y kadete sa Amerika. Major in Mathematics, sapagkat ang Annapolis, isa sa pinakamahusay na eskwelahan pagdating sa Engineering at Mathematics. At doon, naging consistent scholar tayo doon. Ito yung mga litrato ko na ako'y mahirang mapili na company commander. Alam niyo, ako lamang ang Pilipino, ako lamang ang hindi-Amerikano sa company. Pero ako pa rin ang napili na company commander. Ako ito, ito yung mga assistant ko na mga pareho mga Amerikano, mga puting Amerikano. Pasagan ako ng mukha sa lahat ng klase mga Amerikano. Mga puti, karamihan, mga puti, ang iba itim, iba dilaw, iba kayumanggi. Apat na taon ako ng boxing doon. At pinalan tayo. Sa apat na taon, din minsan, hindi tayo natalo. Naging undefeated boxing champion sa loob ng apat na taon. Si Lloyd Gole sa Amerika. Ko. Dito nanalo ako. May pinang laban pero nanalo ako. Ayoko pinapakita ito.
sikat na tao sa Amerika ngayon. Siya ngayon, siya ay naging Major General sa Marines, naging astronaut, at ngayon, hinirang ni President Obama na mamuno administrator ng NASA, National Aeronautics and Space Administration. Yan yung nagpapadala ng mga satellite, nagpapadala ng mga tao sa buwan, sa mga spaceship, sa space shuttle. Siya ngayon ang pinuno nun. Sikat na siya sa Amerika. Pero alam niyo, kahit na sikat siya sa Amerika ngayon, may isang yugto sa kanyang buhay na hindi niya makakalimutan. Yan ang namakalaban niya at tinalo siya ng isang boksingero na galing sa Pilipinas. Magtatanong, Congressman, alam namin, marunong ka mag-boxing, pero doon yun, matagal na yun. Baka mamaya, wala ka na ibubuga. Ay, papakita ko sa inyo yung aking pag-iensayo. Kayo na bahala magsabi kung kaya ko ba o hindi. Patuloy niyo po ito. Manager, pagiging administrator. Isipin nyo, gaano ba kalaki ang post office? 20,000 na mga tao. Ang City Hall, mga 4,000 lang mga tao. Ang post office, 20,000. Ang dami mga branches, mga 2,000 mga branches sa buong kapuluan. At daan-daan ang mga sasakyan. At napakalaki ng budget. At dito na gusto ng tao ang aking pagsisilbi. Sapagat napigyan ako ng TOYM Award. 10 Outstanding Young Men Award. Nasanay din tayo sa larangan ng disaster management, pagmamanage ng kalamidad. Alam niyo, importante ito sa isang leader sa Pilipinas. Kalamidad. Kasi tayo, ang daming kalamidad na dumataan sa atin. May bagyo, may lindol, may sulog. Ako po, naging governor ng Red Cross ng 20 years. 20 years naging governor ng Red Cross. At isa sa nangkarasan ko, ako mamuno ng Red Cross team sa Baguio.
sa Baguio. Dito, hinanap namin yung mga naipit sa mga building. Kinuha namin yung mga bangkay. Isang linggo ko nagtrabaho dito, kaya nasanay sa disaster management. At ang isumalang karasan ko, nung magkaroon ng December 1989 coup attempt, naalala ng mga iba rito, nagpapaka ng mga rebelde at mga sundalo, nagsimula sa Coastal Road, pumunta sa Capaginaldo, pumunta sa Makati. Ang dami namatay doon, nagbarila, nagputukan, nagkadyunan ang mga rebelde at mga sundalo. Ako rin ang nanuno ng Red Cross Team. Pinasok namin yung mga lugar na mayroong bakbakan para iligtas yung mga sundalo na sugatan, para kunin yung mga bangkay na mga sundalo na matay. At dito binigyan tayo ng award sapagkat pinasok namin yung lugar na katakot-takot ang putukan, binigyan tayo ng Bayani Gold Medal for bravery in the face of gunfire. Kaya, dahil lang sa aking training at karanasan sa disaster management, tuwing mayroong disaster, nandiyan po ako. Halimbawa, nagkasundo sa Barangay Santo Niño. Umahapoy pa, nandun ako. Nagkasundo sa Silveri doon, may ilang taon na nakaraan, nandun din ako. Ilang araw ko rito, nagsilbi, nagpagawa ng shelter, nagbigay ng relief goods, at nagbigay ng pakain, palugaw sa mga biktima ng sunog. Ganun din sa Lorenzana, Barangay San Dionisio. Ganun din sa Tomas Claudio sa Baclaran. Ganun din sa Seaside, sa Barangay Tambo. Ganun din sa Ontiveros, malapit sa inyo, dito sa Barangay San Antonio. Sa Greenville, sa Port State, Barangay San Antonio. Sa Mangahan, sa Fortunato Village, malapit sa inyo. At ito pa ng huli, sa Libo, na magkaroon ng malaking sunog, dyan sa Libo, sa Barangay San Antonio, at Barangay Muno. Araw-araw nandiyan ako, maaga pa, ayan, napapalugaw na kami. Sapagkat kailangan niya, yan ang tinatawag na disaster management. At yung bumagyo, yung pedring, nasakali ako kahit na bumabagyo pa. Sapagkat yan din ang training sa amin, sa Red Cross. Ako'y nagsilbi rin ang 4 na taon bilang governor ng Management Association of the Philippines, isang samahan ng mga managers ng Pilipinas. At matapos ang aking termino bilang congressman ng Yung District ng Parañaque, nahilang tayo na maging member ng kabinete at doon ako naging crisis manager. Ito ang isang crisis management meeting sa Malacanang. Nung magkaroon ng malaking krisis ang gobyerno, andyan si Presidente Gloria Macapagal-Arroyo, Presidente Gloria, Vice President Igona, Presidente Ramos, at nandun ako sapagkat tumutulong sa crisis management. Doon, nakausap natin, nakadaupang palad ng mga kilalang tao sa buong daigdig. Secretary Colin Powell ng Amerika, Secretary Condoleezza Rice ng Amerika, sa White House, Presidente ng Indonesia, Susilubambang Yudhoyono, Prime Minister ng Thailand, Thaksin Shinawatra, Presidente ng Pakistan, si Pervez Musharraf, at ngayon sikat na tao, Presidente ng China, Presidente Hu Jintao, ngayon Presidente pa rin siya, Presidente doon ng Indonesia, Megawati Sukarno Putri, at Presidente ng Amerika, President Bush, na 3 beses ko na nakamiting sapagkat ng panahon na yun, ang daming krisis na hinaharap ang Amerika at ang Pilipinas. Pati si Vice President Cheney, nakausap din natin. Ito naman ang isa pa sa mga crisis management meetings sa Malacanang din. At makikita niyo, dyan din si President Ramos, President Macapagal-Arroyo, at President Cory. At ngayon, siyempre, iba na ang Presidente. President Pinoy naman, ang ating nakakausap paminsan-minsan. Ito na matapos ang kanyang SONA noong July 25, nagpatawag siya ng maliit na meeting, pinarap tayo na isa sa mga inimbita. Ito naman ang Independence Day sa Malacanang, inaugural reception, yung unang araw ng Presidente sa Malacanang noong June 30, 2010. Nakasama rin tayo doon. At merong meeting ng Liberal Party. Nagpatawag na meeting ng Presidente, si Speaker Belmonte, si Mayor Lim ng Maynila, may ibang leader, at pinalad tayo kasama sa nakaupo dito sa meeting na ito, katabi ang Presidente. Nung pinaspasan ang bagong barko ng Pilipinas, yung Gregorio del Pilar ng Philippine Navy, at doon din tayo, ako lamang ang congressman na naimita dito, at dito medyo nakakasayahan kami sapagkat pinag-uusapan namin kung paano i-modernize ang Philippine Navy at ang Armed Forces. Ito nung ini-expect namin yung bagong vapor. Ito pa. At ito pa kasama si Ambassador Thomas ng Amerika.
masingit tayo sa isang meeting, sa isang business group. At doon si President Erap, President Ramos, Presidente Pinoy, at masingit tayo. Ito naman, nung magkaroon ng point-taking sa Malacanang, ako bumalik bilang congressman. Matapos ang aking termino bilang cabinet member, sinabi ko yung Presidente Gloria Macapagal-Arroyo, gusto kong bumalik sa Kongreso, pinalat, nanalo ulit, at kasama nanalo ang aking anak na si Consial Rico Goles. Kaya ito kami, nag-all-taking sa Malacanang noong 2004. Ito ang aking record bilang congressman. Nahalal, unang beses sa 1992, Lorong District pa kasama ang barangay San Isidro, 9th Congress. 1995, kasama ang barangay San Isidro at Silverio Compound, 10th Congress. 1998, kasama ang Silverio ang barangay San Isidro, 11th Congress. Pero nung bumalik ako, nahati na ang distrito, naging 2nd District na ako, 2004, 13th Congress, 2007, 14th Congress, 2010, 15th Congress at lahat. Ito, si Commerce Margoles nanalo po ng landslide. At ako'y sinuportahan ninyo. Ano ba ang naging record ko dito sa mahabang panahon ng paglilingkod ko? Muna-muna, sinabi ko sa inyo, naranasan ko kung paano matalang sa mga school buildings na kulang sa gamit. Kaya yan, nabinigyan ko ng prioridad. Nagpagawa tayo ng mga buildings at kinilala ko na nagpagawa ng pinakamaraming school buildings sa kasaysayan ng Parañaque. Bravo po. Ito ang mga halimbawa ng mga school buildings na ating pinagawa. Sino mga nag-aaral sa Parañaque National High School dito? Ayun, kinilala niyo ba itong building na ito? Ito ang pinakamalaking building ngayon. Pero hindi lang yan ang pinagawa natin. Apat na malalaking school buildings ang ating pinagawa dito sa high school na ito. At hanggang ngayon, yan pa rin ang pinakamalalaki doon sa Parañaque National High School. Ito naman sa 2nd District. Nakikita nyo, medyo mas moderno na. Dr. Arcadio Santos National High School. Dati, 2-story lamang ito. Ngayon, ginawa natin na 4-story. Ito pa yung view sa Dr. Arcadio Santos National High School. At ito pa, ito bagong Pasinaya. Bagong paspas itong building na ito. Kahapon lamang. Sa San Agustin Elementary School. Ito dati, 1-story lamang, gawa sa kahoy. Yan talaga, pinagtrabaho natin ng gusto. Ngayon, tingnan nyo, napaka-moderno na. Isa na sa pinaka-moderno na elementary school, hindi lamang sa Parañaque, kundi sa buong Metro Manila. Ito pa, ibang building doon. Ito pa. At ito pa. May nakikita pa kayo ganyang klase mga building sa First District ng Parañaque. Ewan ko, hindi ko po alam. Ayoko na ako magsabi kayo na ang magsabi dyan. Natutuwa ko, meron isang education supervisor, ang pangalan niya, si Tom Pactor, taga First District. Dati nag-OIC siya rito. Nung maliliit pa mga building, bumalik siya dyan, laking gulat niya. Sabi niya, congressman, grabe, yung San Agustin Elementary School. Pagpasok ko, nagulat ako. Akala ko pumasok ako sa San Agustin University. Yung pala, elementary school. Ganyan po kamoderno ang San Agustin Elementary School. Ito ang record ko. Noong mula ng last year, nagpagawa tayo ng 4 na school buildings. Mula ng 2004, pinagawa natin 32 na school buildings mula ng 2004. At nagpagawa rin tayo, nagpasimento rin tayo ng maraming kalye. Dito kinilala rin tayo sa pagpasimento ng pinakamaraming kalye sa kasaysayan ng Parañaque. At sinabi ko sa inyo, naranasan ko ang hirap ng isang kalye na mabuti pag umuulan at malikabong pag umaaraw. Mula noong isang taon, siyam na kalye ang aking pinasimento. At mula noong 2004, 110 ang mga kalye ang aking pinasimento. At ito ang mga halimbawa ng mga kalye na yan. Kasama ang pagpapaayos ng sukat, yung Woodrock Merville Access Road. Ito pa po, yung Grand Street sa Barangay Don Bosco, napakahabang kali niyan. Yung Lupena Street, doon sa loob ng 4th Street, mahaba din ho yan. Dati parang bukid, yun, napakaganda ng kali. Ito yung Moonwalk Merville Access Road, mahabang-mahabang kali. Service Road sa Barangay Marcelo Green, San Valley Drive,
service Lord, tumanda sa San Martin de Porres. Alipa, mga bago mga kanya na pinagawa natin, iba niya malapit sa inyo, Cultural Lane, Reyes Compound, Reyes Compound, sa San Pancrasio, marami sila nagsisimba, sa San Antonio Church, di ba? Maalala niyo yung Shine Street doon, dati, iba-ibaya, ngayon, napakaganda ng kanya niya. Yan yung tabi ng San Antonio Church na sinisimbaan ng alam ko ng mga taga-Silverio Compound. Ang sukat ay pinalapat noong aking unang termino bilang congressman. At ang isang malaking proyekto, marahil pinakamalaking infrastructure project, ang Skyway Project. Nagsimula noong in-file ko, namapile ako ng Elevated South Superhighway Project, gagawa ng pangalawang palapag. Alam niyo, noong una kong finale ito, maraming nagtawa. Congressman, ano bang ideya? Gagawa ka ng second floor ng highway. Aba, idilikano yun, baka bumagsak yan at marami pang mamatay dyan. Pero nakita ko ito sa Japan, sa Amerika, pinursigin ko, mabuti na lang. At ito'y sinuportahan ni Presidente Ramos. Siya ang nagpatuloy dito. Ngayon, ito na ang Skyway Project. Pinakamalaking infrastructure project sa Pilipinas ngayon. Natutuwa ko, mga 2 months ago, nagkaroon ng meeting ng Paranaque Chamber of Commerce and Industry. Nagsalita ang presidente ng Skyway Corporation. Ang sabi niya, nung nagsasalita siya, tinuro niya ako, sabi yan, si Congressman Goles, siya nagsimula ng Skyway Project. Kaya ako'y natutuwa, mismo ang Skyway Corporation na kinikilala si Congressman Goles. At ito ang pinakauling, pinakamalalaking project ko, yung pagpapagawa ng mga covered works. Ano ang pinaka-special dito bukod sa dami? Ang pinaka-special, yung bubong. Kakaiba ang bubong. Polycarbonate roofing. At tinuturing ng Public Works na pinakamodernong klaseng bubong na ginagamit ngayon sa buong mundo. Paano ko naisip ito? Alam niyo, nakita ko ito sa Disneyland. Nakita ko sa Ayala Town Center. Nung pinaplano namin yung mga covered works, tinanong ko ang Department of Public Works, sabi ko, ano ba yung bubong na yan? Bakit parang iba? Sabi niya, sir, yan yung polycarbonate roofing, pinaka-high-tech na bubong. Sabi ko, yan ang gusto kong gamitin. At sabi ng Public Works, mahal ho yan, congressman. Sabi ko, hindi bali mahal, ayaw kong tipirin yung aking mga kababayan sa Paranaque, lalo lang sa second district. Carbonate. Sa Europa, ginagamit sa Europa, tingnan nyo, yung istruktura ng mga bubong doon, napaka-moderno. Ito naman ang sa Middle East. Ito naman ang sa China. Tingnan nyo mga bubong sa China, polycarbonate. Nakita nyo, polycarbonate. Ito naman ang sa India. Ito ang sa China, train station ito. Tingnan nyo, polycarbonate. Center, Ayala Town Center. At ito naman ang mga proyekto ni Congressman Goles na sa dami ay ngayon tinuturing na pinakamarami na covered works hindi lamang sa Metro Manila kundi sa buong Pilipinas ngayon. Yan ang record ni Congressman Goles. Papakita ko sa inyo. Ito ang mga bubong doon sa Dr. Arcado Santos National High School, yung buong campus merong bubong. Sa Barangay San Antonio, sa Barangay Marcelo Green. At para makita niyo ang close-up, ito po ang close-up ng mga project namin sa Barangay Don Bosco. Yan, Barangay Don Bosco, tingnan niyo, ako po, high-tech na high-tech. Ito naman ang sa Marcelo Green, high-tech na high-tech. Meron pa kayong ganyan sa First District. Ito ang sa Sampalo, malapit sa inyo. Napakalaking lugar, tingnan niyo kung gano'ng kataas yung bubong na sa Sampalo. Ito ang sa Port State Elementary School. Ito campus, buong campus, meron bubong. Kaya yung mga bata, walang problema kahit na umuulan. Ito ang sa Moonwalk National High School, may bubong ang campus. San Antonio Elementary School, may bubong ang campus. San Valley Elementary School, may bubong ang campus. San Valley National High School, ang bagong eskwela nito, may bubong ang campus. Maspel Elementary School, meron din bubong. Sa Palo Elementary School, meron din bubong. At ikumpara natin, ito ang China, polycarbonate, nakalagay dyan. Ito naman ang second district ng Paranaque. Pareho o hindi pareho? Moderno, moderno. Kung gaano ka moderno,
district ng Paranaque. Hindi natin tinilibid yung ating mga kababayan. India! Yan ang India. Ito ang second district ng Paranaque. Kaya makikita niyo po kung gaano karami yung mga project natin. 1 to 10, bawat isa may bilang. 1 to 10. 11 to 20. Yan na lamang. Pag meron ka na pagawang 20, marahil pinakamarami na yan sa buong Metro Manila. Pero hindi tayo tumigil dyan. 21 to 30. 31 to 40. 41 to 50. At 51 to 56. Ang pinakauli number 56. Meron pero hindi pa tapos yan. Meron pang 8 na ginagawa at meron lang yung isa na nakahanay. Lokasyon ng mga kolisiyum ni Congressman Goles. Bill Holmes, Barangay San Antonio, Marcelo Green, Barangay Don Bosco, Barangay Moonwalk, Barangay Merville, Barangay San Valley, at San Martin de Porres. Yung San Martin de Porres, kakiisa, yan yung pinakamalaking kolisiyum namin. Ito naman ang San Isidro, ito ang San Dionisio, ang La Huerta, ang Santo Niño, ang Dongalo, ang Tambo, at ang Baclaran, at ang Vitales. Kung meron man, hindi pa masyado nakikita sa mapa. Alam niyo itong mga Coliseum na ito, pag mag-Google Earth kayo, alam niyo mga bata kung ibisig na Google Earth, makikita niyo yung bubong. Satellite pictures, nakikita yung bubong. Ito ang record ko, 15 Gomez. Baka may magsabi, Gomez, matagal mo nang ginagawa yan, kaya marami. Hindi po. Matagal mo nang ginagawa, marami. Pero itong pagkasalukuyang kongreso na nagsimula noong July last year, ang bilang na natapos natin, 22. Mga ibang congressmen, siguro mas verte kung mayroon 3 or 4 sa atin, 22. At meron pang nasimula na, 8. Suma total, mula nung sinimula ko ito, 56, at meron pang nakahanay na 11. Kaya bago matapos ang taong ito, aabot tayo ng 70 na natapos na o kaya malapit nang matapos. Yan po ang record ni Congressman Goles. Alam niyo, natutuwa ako sa project na ito. Ang dami nakikinapag dito, lahat ng generasyon. Mula sa pinaka-senior, hanggang sa pinaka-junior. Kahit na yung bagong pag-anak, nakikinapag dito. Yung mga senior, pag umaga, nag-exercise, hindi sila nag-aala, na baka sila ay ulanin. Yung mga bata sa campus, naglalaro, kahit na umulan. Pwede sa ballroom, pwede sa sayawan, pwede sa kantahan, pwede sa spiritual assembly, pwede sa kung ano yung mga bagay, kasalan, debu, birthday party, at marami pa. Ang dami kong nakikinabang, 100% ng tao nakikinabang po sa Lucille Project ni Thomas Mangoles. Pero hindi lang yan, meron pa tayo itong project. Paglilinis ng mga creek, mga ilog, disinting, and re-wrapping project. Tuloy-tuloy ho yan. Ito ang halimbawa, airport buildings. Ito dati binabaha. Binalunod pa nga dyan noon. Pero ngayon, hindi na bumabaha. Dalawa ang aking re-wrapping project dyan. Ito, kinuha ito matapos yung malakas na ulan ng Pedring. Araw ng Pedring ito. Ginuna ko ng picture, tingnan nyo. Napakaganda ang daloy ng tubig. Ito ang listahan ng aking mga project, disilting and re-wrapping. Siyam ang natapos ko mula noong last year. At mula noong masimula ang aking pangalawang termino bilang congressman, 31 na ang aking naipagawang re-wrapping and disilting project. Ito pinapakita ko sa inyo, hindi ko ito project. Ito yung entertainment city. Ito kailangan maliwanagan ng lahat. Nagsimula ito noong 2006 pa. At nagsimula niyan, walang iba, kundi ang ating Mayor, Mayor June Bernabe. Kaya kahit na wala sa rito, palakpakan natin si Mayor Bernabe. Okay, ito, 2006. Ito ang master plan dyan. Darating araw, ilang taon, ito, lugar na ito, may pagmamalaki natin at ito'y magbibigay ng trabaho sa 100,000 ng mga taga-Paranaque. Marami sa inyo nagtatrabaho dito sa Entertainment City. Kailan ba nagsimula ito talaga? Ito ang record, resolution number 08059, September 18, 2008. Ang tinalagan ni Mayor Bernabe na mag-author ng resolution.
resolusyon si Konsehal Rico Goles. Kasama ang lahat ng mga konsehal noong panahon na yun. Ano ang resolusyon nito? Endorsing the Pagcor Entertainment City Project. Kasi Pagcor talaga ang nag-i-implement dito. Kaya yan ang maliwanag ko. 2008 pa. Ito ay ginagawa na. Hindi po ito last year, hindi ngayong taon, kundi noon pa. May mga tao wala pa dito, ginagawa na ang project letter. Ito ang meeting namin sa Appropriations Committee. Maharap namin yung Pagcor noong August 4, 2011. Ako po ang nagtanong, tinanong ko ang CEO, Chief Executive Officer ng Pagcor. Tinanong ko siya, kailan ba inaprobahan yung mga project ng Pagcor sa Entertainment City? Ang sagot niya, 2008. Kaya nakita niyo matagal na. Kailan ba nagsimula? Noong last year, 2010. Pero inaprobahan na lahat ng mga project. Kaya ito'y binibigyan ko ng linaw para makita niyo kung sino ang mga tao na talagang nakatulong sa project na ito. At ito masasabi ko, pagdating sa pagtulong at pag-ideya ng project ito, halos 100% o riba, kundi ang ating Mayor Jun Bernabe. Kaya muli, palakpakan natin si Mayor Bernabe. Madalas makita niyo ako, paigot-igot, kumasas sa libero kong pang, misa kumakain pa sa tulog-tulog doon sa lugar ninyo. Namamasyal sa iba-ibang lugar, dito sa sukat. Kaya madalas, nasa tropical ako. Umiikot sa BF, umiikot sa San Dionisio, sa Tramo. Tuloy maraming sasabi, Congressman, madalas ka sa kalye. Baka mamaya, naglalakwatsa ka na sa kamera. Hindi po, gusto ko sabihin sa inyo, ako'y naging Congressman mula pa noong 1992 hanggang ngayon, hindi pa patong absent si Congressman Goles. Ang record ko, 100% perfect attendance. Hindi po katulad ng iba. Bago pa lamang, marami ng absent, may absent na. Hindi po ganun si Congressman Goles. Ito ang mga litrato ko in action sa plenaryo. Minsan nakaupo, nakikinig. Minsan nakikipag-meeting sa mga ibang kongresista. At minsan nakatayo. Nakatayo para magpag-debate sa plenaryo. Hindi po tayo miyembro ng Committee de Silencio. Alam niyo, meron po mga ibang kongresista. Hindi niyo maririnig yan. Hindi mo maririnig sa radyo. Hindi lumalabas sa TV. Sa committee, hindi rin sa salita. Sa plenaryo, hindi rin sa salita. Yun yung matitawag namin Committee de Silencio. Takot magsalita. Yun yung mga tinatawanan namin. Alam niyo, sa camera, minsan nagkakabiro kami, tuturo namin sa kongresista. Ayan, miyembro ng Committee de Silencio. Ayaw magsalita. Hindi namin maintindihan kung bakit, pero ganun talaga. Ayaw magsalita. Pero gusto ko sabihin sa inyo, ang inyong congressman ng 2nd District, ako po ay parating naging boses ninyo sa Kamara de Representante. Ano ba yung mga batas na akin na pasa? Baka sabihin niyo, okay, nandun ka na, present, pero baka nagbubutas ka ng silya. Hindi po, ito yung mga batas na ating naipasa, pinaka-importante marahil sa ating panahon ngayon. Change Act of 2009. Alam niyo mga kabataan, alam niyo yan, nababasa niya sa diaryo. Climate change, malaking banta sa ating sibilisasyon, malaking banta sa ating daigdig para tumaas ang dagat. Lalakas ng bagyo, nadami yung nadami yung baha na nakikita natin at yan, nararamdaman na natin. Yung dati hindi umulan ang malakas, kaya umulan. Umiinit yung panahon. Yung dati hindi masyado mainit, mainit, parang summer. Di ba ngayon nararamdaman natin kung hindi umulan, umiinit, hindi na summer, pero mainit pa rin. Yan ang global warming, ang climate change na dapat nakaharapin natin. Sabagat maraming panganib para sa atin yan. Ang sagot ni Congressman Goles, Climate Change Act of 2009, Republic Act 9729. Ang mayakda ang inyong likod, Congressman Goles. International Humanitarian Law para pangalagaan ang inyong karapatang pantao, Republic Act 9851, ang mayakda ang inyong likod. Reforma ng Philippine National Police, 8551, ang mayakda ang inyong likod. Philippine Coast Guard para sa madalas umuwi, pakasakay ng bapor, Republic Act 9993, ang mayakda ang inyong lingkod. At siyempre, ang cityhood ng Parañaque Cavite Municipality tayo, naging siyudad sa visa ng Republic Act 8507, ang mayakda ang inyong lingkod po. At kasama na, hindi ako ang principal author dito, pero tumulong tayo sa pagtatrabaho ng expansion
expanded senior citizens law. Ano ba ito? Ito, naalala niyo yung una. Alam na mga senior citizens ito. Noong una, binigyan ang senior citizens ng 20% discount sa mga butika, sa mga restaurant. Pumasok yung bank, 12%, naging 8% na lang ang discount. Nagreklamo mga senior citizens. Nagtrabaho kami sa Kamara at sa Senado. Lumabas yung expanded senior citizens law. Ngayon, binalik sa 20% ang diskwento sa mga senior citizens. Yan po ang kontribusyon ni Comrades Mangoles kasama ang ilang pang mga kongresista. Pero ito sasabihin ko sa mga senior citizens. Meron pa senior citizen dito? Hindi ko naniniwala ang senior citizen dito. Mga senior citizen, alam niyo, ang senior citizen, pag pumunta sa Chowking, pag pumunta dito, sa Tropical, sa Jollibee, sa McDo, at iba pang mga fast food, ang discount niyo 20%. Pero ito sasabihin ko sa inyo, pag kayo ay senior citizen ng Parañaque, first district o second district, pag ako ay nakasabay niyo sa Chowking, sa Tropical, sa Jollibee, sa McDo, hindi lamang 20% na discount na ibigay sa inyo. 100% discount. At yan ay nasubukan na ng marami. Nasubukan na po ng marami. Education agenda. Ayun na sinabi ko, edukasyon, mahalaga para sa akin. Ano ang ating ginawa? Nationalization. Ano ba ang nationalization? Ginagawa ang national ang mga eskwelahan at pagdagi national, meron dagdag na pondo, milyon-milyon pondo galing sa gobyerno nasyonal. May dagdag na mga teacher galing sa gobyerno nasyonal. Una, nagiging national ang Parañaque National High School, Republic Act No. 7841. Dati municipal lamang ito, ang mayakta ang inyong lingkod. Dr. Cadio Santos High School, naging National High School, Republic Act 1884, ang mayakta ang inyong lingkod. Ilabas natin Republic Act 10064, 10065 ngayon, National High School na. Ang Mundo High School at San Valley National High School. Ang mayakta ang inyong lingkod. Nauna pa sa ilang high school, sa First District at sa buong Metro Manila. Ganyan po ang palilingkod ng Congress para sa larangan ng edukasyon. Ano pa yung mga panukalang batas natin? Siyempre, hindi pa tapos ang aking termino. Tuloy pa rin ang trabaho. Nung mag-sign na ang presidente, naglabas na isang libro. Ang title ng libro, Priority Legislative Measures of the President. Doon inista niya yung 23 na pinili niya na sa kanyang palagay ay dapat nabigyan ng prioridad. Yung Priority Legislative Measures. Isipin niyo, there are 24 senators, there are 280 plus congressmen and congressmen.